Hello, class. Okay, good day. Welcome to another interesting topic in our subject, environmental science. So, in this discussion, I am going to cover several concepts which are related to one of the most important Earth's environmental system. Okay, that we have discussed last meeting during our synchronous schedule. So I hope you are prepared and ready to listen to another recorded video discussion that will help you in understanding our lesson in environmental science. So sit back and relax. I will assure you that you will learn a lot about this topic. Okay, so can we begin? Okay, so to start with, I have here a picture. Okay, so I would like you to think of a phrase or words that you can associate upon seeing this picture. So I'll give you 1 minute to think about it. Okay, so ano ba yung masasabi nyo about this picture? Okay, so I would like you to write it down on your notebook. Then during our synchronous class, I'll be asking you about it. Okay, so what are the words or phrases that you can associate with this picture? Okay, so to give you an idea, so this picture is all about biosphere. Okay, so all the things that I am going to discuss in this video will be related to biosphere. Okay, so on our synchronous schedule, I'll be asking you about the words and phrases that you can associate with this picture. Okay, so let me proceed. So in biosphere, so diba, we already discussed that biosphere is one of the Earth's environmental systems. Okay, so in the biosphere, the following organisms can be found. So, matatagpuan po yung we, human being, the different kind of plants, the different kind of animals, and the different types of microorganisms. So, lahat ng may buhay ay belongs to the biosphere. Okay, from the microbes to human being and in between, okay, even yung mga nasa air, nasa loob ng rock, so they are part of the biosphere. And since biosphere, di ba, we considered biosphere as a system, okay, ibig sabihin binubuo siya ng iba't ibang components and parts. So para maintindihan natin yung kabuuan ng biosphere, so we need to discuss the different subsystems related to this system. So specifically, one of the subsystem under biosphere is the system of its classification. So how this human, plants, animals, and microorganisms are being classified. So it is one of the subsystems in biosphere. Also, we'll also discuss the system of its environment. So ano ba yung mga nakapaloob sa sistema ng kanyang environment? So ano ba ang bumubuo sa mga environment na nasa biosphere? Okay, we'll also discuss the different system of its interaction in the ecosystem. So, paano ba nag-i-interact yung human being, yung mga plants, yung mga animals, and even microorganisms. Okay, and also, we'll cover the system of its roles in ecosystem. So, as we interact with each other, as we interact with our environment, we are playing a role. Okay, in that interaction, so we will discuss those roles. Okay, we'll also include the system of energy flow. So ano yung nangyayari kapag yung plants kinain ng animals, then yung mga animals kinain ng tao? So what happens to the energy? So do you think nakukuha natin yung 100% na energy when we eat animals like pork, chicken, beef, ayan. So ano yung nangyayari kapag kinakain natin yung mga mga pagkain na yun? Okay, so this will be the first part of the subsystems in biosphere. So in the next discussion, probably we will discuss the system of its cycle. So paano ba nasa
cycle in terms of biogeochemical cycles specifically. We will discuss its system, paano ba siya nasa-cycle within the ecosystem. Okay, in this recorded video, hindi siya mako-cover because this is the second part. Medyo sobrang haba na niya kung i-include ko pa siya dito. So, probably on our next meeting, we'll discuss the system of its cycles, specifically the biogeochemical cycles. Also, we'll include here as part of the system of the biosphere, the system of its populations. Ayan, so paano ba the human population, what are the factors affecting the human population? Ayan, so the population of animals, ayan, that will also tackle the system of its diversity. So, how we describe biodiversity, ayan, so we will cover that in this part of the, of the discussion. Sa second part siya. Ano po? And lastly, this is the most important part, what are the, environmental issues related to the biosphere? It's another important subsystem that we need to tackle or we need to discuss in order for us to fully understand the system of biosphere. So, kung nakikita nyo dito, diba? Before, we define system as anything that is composed of the different components or parts that are interacting with each other to form a unified whole. Ayan. So, ito na po yung mga tinutukoy na mga parts or components na nag-interact siya. Actually, may connection itong bawat system na ito sa bawat isa. Diba? Sabi natin, interconnectedness is a core concept in environmental science. So, as these systems interact with each other, okay, it is making the whole biosphere a whole system. Okay, which is composed of several components or parts which are interacting with each other. So, hopefully, after talking about all these subsystems, we will be able to understand the biosphere as a whole. So, I hope you are excited to learn more about these subsystems under the biosphere. So, let us start with the first system. Okay, so we have here. Okay, so diba, one of the most important environmental principles that we have discussed during our topic 1 in the introduction in environmental science is that all forms of life are important. Okay, so naka-indicate doon na lahat ng may buhay, maging ants man yan, ayan, yung mga worms, ayan, even yung mga bees, ayan. So, all forms of life, even yung mga bacteria, ayan, dahil sila ay may buhay, meron silang role na ginagampanan. Therefore, they are important. So, in this discussion, titingnan natin ano ba yung importance ng mga organism, microorganisms na yun. Okay? So, dito nagro-root yung ating kung bakit kailangan nating pag-usapan ito, because in the biosphere it includes all forms of life. So according to this principle, all forms of life are important. So it is really important to talk about all the living things, including the non-living things. Okay, so sit back and relax. So let us start with the first system or the subsystem under the biosphere, the system of its classification. So I have here a question. So are you familiar with the five kingdoms of living things, of how all the living things are being classified? Okay, so this is just a review. Okay, so some of the topics that I'm going to discuss in this first part are just review of your biology subject during your high school, during your senior high school. So, I am expecting na na-discuss na to sa inyo. So, hindi na ako masyadong magdi-deepen ng discussion because this is just a review. Okay, so kasi kailangan natin tong knowledge na to para mas maintindihan natin yung second part ng mga subsystems under the biosphere. So, again, are you familiar with the five kingdoms of living things? So, I am expecting that you are familiar about this. So, we have five kingdoms. Okay, so, these biological kingdoms, this is considered as the system of
the way in which science classifies living things according to their ancestry over the course of evolution. So ito yung kumbaga ito yung groupings, ayan. Groupings ng mga living things according to their properties, according to their characteristics, ayan. So pinag-group siya into kingdoms para mas maging madali yung pag-identify kung saan kabilang na kingdom yung mga living organisms. So do you think saan tayo kabilang? We human being belongs to what kingdom? Okay, so think about it. So during our synchronous class, I'll be asking questions related to this. Okay, so stay tuned and sit back and relax. Ayan. So we have five biological kingdoms. So such as, okay, so this is a glance. Okay. Glance of the kingdoms of living things and their species. So in this picture, you will see the five kingdoms. So we have the first kingdom is the kingdom Animalia. Ayan. So eto na po yon. So this is the most evolved kingdom. Okay, eto yung pinaka-evolved. And it includes humans and animals. So, yun pong mga animals, all the animals na nakikita nyo, ayan po, and even tayo, okay, according to diba, yung sa theory of evolution ni Darwin, so nagsimula daw tayo sa ape or sa monkey, okay, so parang yung animality natin is according to the theory of evolution ni Charles Darwin. So we belong to the kingdom Animalia. Ayan, so ano pa yan, madami yung mga nasa bodies of water, mga marine organisms, ayan, so we belong to the kingdom Animalia. Okay, another biological kingdom that we have is the kingdom Plantea. Okay, so ito naman yung kingdom ng mga plants. Ayan po. So makikita nyo dito, may mga ferns, mosses, ayan, mga grass. Ayan, so trees, plants, and other species of vegetation make up part of this kingdom, which are essential for life on Earth since they release oxygen through photosynthesis. Diba? We already discussed the process of photosynthesis. And one of the byproduct of photosynthesis is oxygen. So, diba, kailangan natin yun for respiration. So, napakalaking role ng ginagampanan ng kingdom ng mga species under the kingdom Plantea. Because without them, there will be no food and there will be no oxygen that we can use in respiration. So ganun ka importante ang kingdom Plantea. Ayan. So next kingdom we have here is the kingdom Fungi kingdom. Ayan. So this kingdom includes yeasts, molds, and all species of mushroom and toadstools. Ayan. So dito po, kung makikita nyo dito, ang pinaka-common example dito is yung mga mushroom. Ayan, hindi sila vegetable, but kabilang sila sa fungi kingdom. Ayan, yung mga molds, yung nakikita nyo sa kapag yung bread at natagalan na ng 1 week, nag 2 weeks na, yung parang nakikita nyo yung parang violet, minsan kulay orange. Okay, so namuna na doon yung mga molds. So those organisms, microorganisms, belongs to the fungi kingdom. Ayan. So next kingdom we have here the Protista kingdom or the kingdom Protists. Okay, so this is the most primitive kingdom. Okay, so eto po yan, mga protista, example ng mga protista. So it includes those organisms that are not deemed to be animal, okay, o kaya hindi naman siya makukonsider na plant or fungi, such as protozoa and green algae. Ayan, so eto yung mga mukhang animals, then mukhang plant, pero hindi makukonsider. So they belong to the protist kingdom. Example yan, green algae, brown algae. Ayan, so mga protozoa, ayan po, mga, ito po, red algae, ayan, so they belong to the, protist kingdom, ayan po. So another biological kingdom that we have is the kingdom Monera or Monera kingdom. This kingdom, the kingdom of microscopic living things and groups together as are archaea and bacteria. Ayan. So yung mga bacteria, ayan, E. coli bacteria, so they belong to the Monera kingdom. So diba, mostly these are microorganisms. Okay? So far
So those are just a review of the five kingdoms of how living things are being classified into according to their ancestry or species, group of species. Okay? So why we need to review those things, because yung kanilang pagka-classify is kailangan natin yun to understand their interaction at understand our interaction with other living things, okay, nakabilang sa biosphere. So let us now we come now to the idea of or the concept of ecology. So what do you know about ecology? Okay, so since we already reviewed the five kingdoms of living things, so what do you know about ecology? Sige nga. So what are the things that you know already about ecology? Okay, so ecology, okay, I hope you are familiar with this, is the study of the ways organisms, yung mga nabanggit ko doon sa five kingdoms, ways organisms interact with each other and with their non-living surroundings. So, yung pag-aaral sa biology, pag-aaralan natin dito kung paano tayo the living organisms interact with the other organisms, yung mga nabanggit ko doon sa ibang kingdoms, okay, and even with our non-living surroundings. So, yun yung pinag-aaralan sa ecology. Okay? So, we define environment, okay, when understanding ecology, we need to define this very important term. Actually, we already defined this during our topic 1, pero rini-review natin para ma-connect natin siya dito saan natin, sa present lesson, okay? So, diba sabi natin, and environment is everything in the surrounding condition, lahat ng nasa paligid nyo, that affect you during your lifetime. So, lahat ng nasa paligid nyo, yung mga puno, yung mga bagay na ginagamit nyo, so those are part of your environment. And there are two parts of the environment. So we have here, the first one is the living component. So the first component is those are living, and also yung mga binanggit ko doon sa five kingdoms, lahat po yun ay kabilang sa mga living component ng environment. So yung mga living things na nakaka-interact nyo, they are part of your environment. Okay? And meron din tayong non-living components. Ayan. So such as air, the air that we breathe, the water that we drink, yung soil na pinagtataniman natin, even the sunlight, even the table that we are using in studying. So those are part of the non-living component. So far, ito yung mga components na nakakaapekto sa ating environment. And as this the study of in ecology, we will try to understand our interaction with this living and non-living components of our environment. Okay? So that leads now to the second subsystem that we need to include in this discussion, the system of its environment. Ayan, so kung mapapansin nyo class, yung bawat concept na i-discuss ko ay interconnected siya sa bawat subsystem. Diba? Always remember that interconnectedness is a core concept in environmental science. Okay? So, pangalawa na ito, the second system is the system of its environment. Okay, so, diba, we already mentioned the two subdivision of the environment. So, the biotic or the living component, and the abiotic or non-living component or environment. So, eto na po yon. So, lahat ng nasa biological kingdom, those organisms belong to the biotic environment or living things. And then, eto na nga po, a biotic component, all the non-living things that we interact with our environment. Okay, so I hope malinaw ito sa inyo because this is just a review. Okay, so anong relevance nito? So, balikan natin yung ecology. So, aside from understanding how we interact with our environment, with both living and non-living, ecology deals
with the ways in which organisms are adapted to their surroundings. Aside sa pinag-aaralan natin yung interaction sa ecology natin sa ating environment, pinag-aaralan din po dito kung paano tayo nag-a-adapt according to our surroundings. Okay? So, kapag ikaw ba ay napunta sa malamig na lugar, sa malamig na bansa, what will you do para ikaw ay mag-survive? Ayan. So, that is ano siya, pinag-aaralan siya dito sa ecology. Okay? Also, ecology deals with how they make use of these surroundings. Aside sa kung paano ka nag-a-adapt sa surrounding, pinag-aaralan din dito kung paano mo ini-utilize yung nasa paligid mo. Ayan, given na ganito, example, sa Philippines. Ayan, so, given na ganito yung environment natin, how are we making use of this environment? Okay, how are we making use of these surroundings? Okay, so pinag-uusapan siya sa ecology. And lastly, how an area is altered by the presence and activities of organism. So, part pa po ng ecology kung paano natin binabago yung environment na meron tayo ng dahil sa mga activities na ginagawa natin. Okay, so I know you are familiar with all the things that are happening in our environment. Ayan, so the existence of intense flooding, ayan, so yung pagiging pagkakaroon ng mga sunod-sunod at malalakas na bagyo, ayan, so I think that is if you will think about it, those are manifestation of how we altered the environment that we have because of our activities. So those are the things that pag-uusapan natin dito sa ecology. So hindi lang siya about sa interaction, but also it deals also with how we adapt with the environment, how we make use of the environment, and how we alter the environment that we have because of our activities, human activities. Okay, so this is an interesting branch of science kasi may intindihan natin kung paano nag-work yung ating nature, nag-work yung ating environment dahil sa mga ginagawa natin. Okay, so let me proceed. Ayan, so I know you are familiar with this ecological levels of organization, tama ba? So this is not new to you. Ayan, so kasi diba sa ecology, pinag-uusapan natin paano mag-interact. So, I know this is familiar na kayo dito sa difference ng individual, population, community, ecosystem, biome, and biosphere. So, we, o ikaw, you considered as an individual. Okay, then yung kapag tayo ay sa family natin, okay, so yung family natin is considered as population, and then yung ating barangay is considered as community, and yung ating ecosystem, yung ating bansa is considered as ecosystem, then yung ating continent, okay, yung for example yung Asia is considered as biome, and yung kabuuan ng lahat ng living things sa earth ay tinatawag nating biosphere. So far, these are the ecological levels of organization. Para mas maintindihan nyo to, ayan, so eto nga po. So, individual living things are called, organism. So, tayo yon kung ikaw, nag-iisa. And then, nagiging siyang population if many organisms of one species living in one area is called population. Ayan, population of deer, population of penguin, population of human. Ayan, so, yung population ng human, ayan, so that's an example of population. Then, many different population living in one area. Ayan, so kung pinagsama-sama yung mga tao, okay, at iba't ibang species, then living in one area, ang tawag na doon ay community. Ayan, then yung community, a community together with non-living environment. So, isama na natin yung non-living things na environment natin. Okay, that will now form an ecosystem. So, yung component ng ecosystem ay living and non-living environment. Okay, and then etong ecosystem na to, bumubuo ng biomes and in a larger scale, yung kabuuan ng biosphere. Okay, so again, in ecology, it's how we organize living things in their environment. Okay, so let me proceed.
So we're done with the with the second system, the system of its environment. So malinaw na ba sa inyo yung bumubuo sa sistema ng ng environment ng mga living things? Okay? So meron tayong living and non-living components of the environment. So we come now to the third system, is the system of its interaction. So paano naman galing doon sa system of classification papunta doon sa system of its environment, paano naman ngayon connected yung system of its environment to its interaction? So in this subsystem, okay, so the different interactions among organisms involve energy and matter. So, diba, dun sa pag-discuss natin ng different interrelated scientific principles, we reviewed what is energy and what is matter. Kasi daw po, the way we interact with other organisms, the way we interact with other living things, it involves the energy and matter. So, ano ba to? So, we already, let us recall that energy is the ability to do work. Okay, so, basta sabi natin, work is done when an object is moved over a distance. So, hindi ko na masyado itong i-elaborate kasi na-discuss na natin po ito. Then, etong energy na to and etong work na ito, this occurs even at the molecular level. So, hindi lang siya nangyayari sa higher level, pero sa molecular level, nangyayari din po siya. And we also discussed the different types of energy. So, hindi ko na ito iisa-isahin kasi malinaw na alam ko, malinaw na sa inyo kung ano ang pagkakaiba-iba nitong energy na ito. So, ngayon, bakit siya connected sa system of its interaction? Because the way we interact with other living things, involved po ang energy and as well as matter. Okay, so sabi natin, matter is anything that take up space and has mass. So, anything na merong mass, tas nagte-take up ng space, those are considered as matter. Example, water, air, trees, cement, and gold are examples of matter. So, this is just a review. So, hindi na ako masyadong ano. And we all know that they are all made up of one or more kinds of smaller subunits we call atoms, diba? The smallest unit of matter is what we call atoms. Okay? And also, ayan, so in the cellular level, yung mga atoms, okay? Yung hydrogen, carbon, and nitrogen na binubuo ng atoms, kapag pinagsama-sama mo yon, you will now create a molecule, example yung adenine. Ayan, then pag nagsama-sama yung mga molecule na yon, you will now be able to have the macromolecules, example yung DNA. Ayan, so that is in the cellular level. And also, ayan, so i-review din natin that depending on the amount of energy present, matter can occur in three common states. So we have the solid, liquid, and gas. So, 'di ba, sabi natin, kapag mataas ang kinetic energy, mataas yung yung distance between molecules kasi sobrang likot ng mga molecules, ayan, mga particles. Then kapag kakaunti ang kanyang kinetic energy, just like in solid, ayan, closer sila to each other. So, bakit natin to kailangang i-review? Because in the interaction of the living things, it involves energy and matter. Okay, so paano yon? So, living things require a constant flow of energy and matter to assure their survival. Okay, so kapag na-stop po ang pag-flow ng energy, example, di ba? The moment we eat our food, okay, we are gaining chemical energy. So, do you think pag kinain natin yung food, okay, nag-gain ba tayo ng matter? Yes or no? Your answer should be yes. Okay? So, pag natigil po yung pagkain natin, okay, so mamamatay tayo, wala tayong energy to do work, ayan, so tayo, we will die. Ayan, we'll decompose. So, mawawala. Hindi tayo magsusurvive. So, the continuous flow of energy and matter is a key factor to survive. Ayan. So, another, if the flow of energy, ito na nga po yun, if the flow of energy and matter stops, the organisms die. That is why we need to interact with other living things. Kasi, pag hindi tayo nag-interact, ayan, we will die. Ayan. So, ito yung third subsystem na very important. So, ngayon, saan ba nangyayari yung interaction na yun? Ayan. So,
Huwag kayong mawawala ha. So, third system pa lang tayo, the system of its interaction. So, saan nangyayari yon? So, sa ecosystem po nangyayari yung interaction. Ayan. So, it is defined as a space in which organisms interactions take place between a community with all its complex interrelationships and physical environment. So, dito po nangyayari sa space na ito or sa place na ito. Take note ha, ecosystem is made up of living and non-living things. Okay, so dito nangyayari yung interaction ng organism to organism and even with their non-living environment. Okay, and etong ecosystem na to, binubuo ito ng complex interrelationships. Ayan, di ba? Kaya nga kailangan natin ng systems thinking, ng ecosystem approach to understand these complex relationships. Okay? So, so there are different types how organisms interact in the ecosystem. So, first of all, in terms of predation, so some of the organisms interact through predation. Second, through competition, and third, through symbiotic relationship such as parasitism, commensalism, and mutualism. Again, this is not new to you kasi nadaanan nyo na po ito, but we need to include this here para maintindihan natin yung kabuuan ng biosphere. Okay, hindi na ako masyadong magdi-detail dito kasi you already discussed this during your high school. So, ayan. So, let's start with the predation. So, remember, dito sa interaction, it all involves energy and matter. Okay, so through predation, ayan, so this is an image showing the summary of how organisms interact with each other. Ayan, so interactions between organisms. So we have predation, competition, symbiosis such as commensalism, mutualism, and parasitism. So isa-isahin natin to, baka nakakalimutan nyo na yung pagkakaiba dito. So let us start with predation. So predation, this occurs when one organism known as predator, alam nyo na to, kills and eats another organism known as prey. So, kung sino yung malakas, siya ang predator. Kung sino yung hindi masyadong malakas, okay, so siya yung prey, okay, siya yung kakainin. Ayan, so example here, ayan, so tayo, is the way, the moment we eat chicken, the moment we eat pork or beef, okay, nag-o-occur po yung predation. Kasi, di ba, yung chicken is an animal, okay? So, di ba, belong din tayo sa kingdom animalia. Yeah? So, the moment we eat chicken, predation and interaction occurs. Okay, another example here, ayan, etong big fish, kinain niya yung small fish, okay? So, that is also an example of predation. Another, ayan, so si Ming Ming, humanap ng mabait, ayan, so dahil maliit si mabait, so prey na siya ngayon ni Ming Ming, na kung saan si Ming Ming ay predator. So, di ba? So, it's an interaction na kailangan mag-interact sila para mag-survive si Ming Ming, mag-survive itong fish, at tayo din mag-survive. So, di ba? The moment we eat chicken, we gain chemical energy and at the same time, we gain the nutrients coming from that chicken. Proteins, fats, ayan. So, that's how energy and matter are involved in the interaction between among living organisms. So, next type of interaction among organism is the competition. So, eto naman, this is the second type of interaction between species in which two organisms strive to obtain the same limited resources. So, nagkakaroon ng competition. So, parehas gustong mag-survive. So, for example, so, di ba tayo, mga tao, so, kapag scarce na or limited na yung pagkain, so, nagkakaroon na ngayon ng competition, paunahan kung sinong makakakuha ng pagkain, especially kapag kapag talagang nagkukulang na yung supply ng pagkain. So, we, tayong human beings, as we interact with other human being, so, nagkakaroon ng competition. Okay? So, kailangan natin mag-work hard para may pambili tayo ng pagkain kasi pag
hindi, ayan, we compete with others pag wala tayong nakuhang pagkain. So, hindi mabubuhay yung family natin. So, this is an example how competition is occurring or how we interact with other human being through competition. Okay? Also, ayan po. So, etong dalawang nag-unahan sila. Ano ba to? Deer ba to? Ayan, nag-unahan sila dito sa kanilang prey. Ayan. So, kung sino ang manalo sa kanila, siya ang mag-fiesta. Ayan. So, syempre, kailangan mong manalo dyan. Kasi pag hindi ka nanalo dyan, magugutom ka. Hindi ka magsusurvive. You will not have, have the energy to do work, and then yun, magugutom ka. So, probably, you will die. So, kailangan mo talagang manalo sa competition na ganyan. Ayan. So, again, we need to interact with other organisms for us to survive. Ayan. And the third one, the third type of interaction among organisms, we have the symbiotic relationship. So, dito naman, this is a close, malayong-malayo siya doon sa first and second type of interaction because this is a close and long-lasting physical relationship between two different species. So, dito parang may mutual understanding, okay? Two species are usually in physical contact and at least one of them derives some sort of benefit from this contact. So, dito, nag-interact yung isang organism sa isang organism, then yung isa na benefit, then yung isa, hindi naman siya naapektuhan. Example, ayan, so, there are three different categories of symbiotic relationship. So, eto na po yung three different categories of symbiotic relationship. We have commensalism, mutualism, and parasitism. So, ano kaya yung pagkakaiba ng tatlong ito? Okay, so, let us start with commensalism. So, this is one of the symbiotic relationship. Okay, so sa commensalism, this is a relationship between organisms in which one organism benefits while the other is not affected. So, eto po, yung isa nagbe-benefit, nabubuhay siya, nagsusurvive siya, pero yung kanyang ka-interact ay hindi naapektuhan. Example, ayan, so the most familiar example is yung interaction ng tree tsaka ng orchids. Ayan. So, yung orchids nagbe-benefit dito sa tree. Okay? Samantalang yung tree, hindi siya naapektuhan. Okay? So, diba sa pretest nyo, I hope nakuha nyo to ng tama. Ayan. So, this is an example of a commensalism interaction among organisms. Another example here, ayan. So, this, birds eat the insects stirred up by cattle when they are grazing. Ayan. So, diba kapag kumakain yung mga cattle, ayan, merong lumilipad-lipad ng mga insects sa kanilang malapit sa may ulo, okay, sa may puwitan nila. So, the cattle are unaffected while the bird gain food. So, this is an example of commensalism. Nabubuhay yung bird na hindi naapektuhan yung mga cattle, okay, yung mga cows and carabaos. Ayan. So, those are examples of commensalism relationship, symbiotic relationship. Okay? Another type of symbiotic relationship is yung mutualism. Ayan. So, dito naman, from the word mutual, a type of relationship that is actually beneficial to both species involved. So, kung yun dun sa commensalism, isa lang yung nagbe-benefit pero hindi naapektuhan yung isang organism, dito naman lahat sila ay nagbe-benefit yung dalawang species na involved. Okay? So, in many mutualistic relationships, the relationship is obligatory. Okay? So, the species cannot live without each other. So, ito yung pinaka-sweet. So, ito yung pinaka-sweet na, pinaka-sweet na type of symbiotic relationship. Kasi, I cannot live without you. Parang ganon, di ba? So, parehas magbe-benefit. Kung wala yung isa, hindi mabubuhay yung isa. Ayan. So, example, ayan. So, ito po, yung flower. Okay? So, while the insects derive food resource in form of nectar, di ba? Itong bees. Ayan. So, kumukuha siya ng nectar sa flower para siya ay mabuhay. So, in return,
Plants benefit from pollination carried out by these insects, which helps them reproduce. So, yan ang isa sa role ng mga insects, ng mga bees, kung ano yung ano, ginagampanan nilang role. So, as they interact with the flower, nakasusurvive na sila, nakakatulong pa sila dun sa flower for reproduction. So, diba? So, can you imagine kung wala nang mangyaring pollination? Ayan, mawala yung mga bees. Ayan, so wala nang ano, wala nang mabubuhay na mga flower. Hindi na magre-reproduce yung mga flower. Okay, kasi hindi naman kayang pumunta nung flower papunta dun sa kabila para magreproduce, no? So kaya kailangan ng mga insects para malipat yung kanilang mga ano, mga ano reproductive ano mga egg cells. Okay? So next, nasaan na ba 'yon? Or rather, pollen grains. Ayan. So, through pollination, magkakaroon ng transferring of ano pollen grains. Ayan. So, mafe-fertilize niya yung ovule. Ayan, dun sa flower. And then, magre-reproduce na ngayon yung mga flower. Ayan. So, this is an example of mutualism. Okay? So, another example here is that well, the ants ano take shelter on acacia. Ayan. So, this is an acacia tree. Okay? And defend these trees from parasites. They get benefit from shelter and food. Okay? Provided by the tree. So, imagine nyo, etong mga ants na to, dinidefend na nila yung acacia tree from parasites, and at the same time, meron pa silang pagkain. So, diba? So, imagine nyo na lang kung mawala na yung acacia tree. So, saan pa kukuha ng pagkain yung mga ants? Ayan. So, or kaya mawala naman yung mga ants. So, what will happen to the acacia tree? So, uubusin sila ng mga parasites. Okay? So, these are examples of mutualism or symbiotic relationship between two organisms which are both benefited from the interaction. Okay? So, another, the last type of symbiotic relationship, we have the parasitism. So, kung yung mutualism, yun yung pinaka-sweet na symbiotic relationship, eto naman, parasitism naman, this is a relationship in which one organism known as the parasite lives in or on another organism known as host, okay, from which is it derives nourishment. Okay, so etong parasitism, yung isa, kailangan niyang, ano, para siya ay mabuhay, kailangan siyang mamuhay doon sa host na tinatawag natin para doon siya makakuha ng nourishment to survive. O example, yung lamok. Ayan. So, tayo yung host na tinatawag, then etong mga lamok, yun yung mga parasite. So, mabubuhay sila by sucking the blood. Okay, yung mga blood natin. So, tayo, hindi tayo nagbe-benefit sa kanila, pero yung mga lamok ay nagbe-benefit sa atin. So, hindi nga tayo nabe-benefit. Minsan na, ano ba tayo? Minsan, na aapektuhan. O, magkakadengue fever ka. Ayan. So, this is an example of ano symbiotic relationship of what we call parasitism. Okay, also yung sa dog, ayan, yung mga garapata, ayan. So, yung mga garapata na yon, so bakit sila naninirahan sa mga pets, sa mga dog? Kasi kumukuha din sila ng blood, ayan, so para sila ay mabuhay. Pero yung mga garapatang ito, hindi sila nakakatulong sa growth ng mga aso, ayan, so imbis na itataba ng aso, so kinukuha nitong mga parasites na ito. Ayan. So, those are examples of parasitism. So, I know, okay na sa inyo on the three types of interaction, paano nag-i-interact within the ecosystem yung mga environments to survive, to transfer energy and matter. Okay? So, let me continue. Okay? So, we're done with the third subsystem. So, as we interact, okay, we living organisms, as we interact with the other organisms, we play different roles in the ecosystem. Okay, so after nating ma-discuss yung iba't ibang types of interaction,
tingnan naman natin yung mga roles na ginagampanan natin while interacting with other organisms or living things. Okay, so organisms have three major roles in the ecosystem, such as the producers, okay, so the consumers, and lastly, the decomposers. Ayan, so far, yan yung tatlong major roles na ginagampanan nung mga living things na naandun sa five biological kingdoms. Okay, so let us start with the producers. Okay, so sino ba itong mga producers na ito? So, these are organisms that are able to use sources of energy to make complex organic molecules. Remember, organic molecules such as sugar. So, ito yung mga molecules that contains carbon. Okay, yung bumubuo ng mga ano, ng mga chains. Ayan, mga carbon, hydrogen, oxygen chains. Ayan, mga rings. So, those are organic molecules. Okay, such as sugar. So, ito daw na mga producers na ito, kaya nilang gamitin yung energy para makagawa ng sugar from the simple inorganic substance like carbon dioxide in their environment. So, ang tinutukoy dito, the process of photosynthesis. So, gamit yung carbon dioxide plus water, and with the help of the energy coming from the sun, pwedeng makagawa yung mga producers ng organic molecules like sugar. Okay, 'di ba? Yung byproduct ng ano ng photosynthesis is ano, sugar na pwede nating gawing food, and oxygen that we can use for ano, breathing. Okay? So in nearly all ecosystems, energy is supplied by the sun. So, halos lahat, we all know na lahat ng energy na meron tayo ay sinusupply yun ng sun. Okay? So, and organisms such as plants, algae, and tiny aquatic organisms like phytoplankton, so use light energy to carry on photosynthesis. So, etong mga to, ayan, etong mga organisms na ito, sila po yung tinatawag nating mga producers. Ayan. So, eto po yung mga plants. Okay? So, they were able to absorb carbon dioxide. Okay? With the help of the energy coming from the sun, makakagawa sila ng ano, ng sugar. Okay? So, eto din po. Ayan. So, yung mga nakikita yung algae. Ayan. So, they are able also to ano, to produce. Okay, through photosynthesis. Okay, these are ano, synthesizing organisms. Okay, also we have the phytoplanktons. Ayan, yung makikita sa ano, sa ilalim ng dagat. Ayan po. So sila naman yung nagsiserve ng ano, ng food para doon sa mga ano, sa mga marine organisms. Okay, so sila yung nagpo-provide ng food and even oxygen for those ano, marine organisms. So far ito yung ating mga producers. Okay? So sila yung nagpo-produce ng mga pagkain and ng mga oxygen na kailangan for respiration. Ayan. So the second role na ginagampanan, ayan, so ito na po yung sabi ko kanina. So as we exhale, okay, nagre-release tayo ng carbon dioxide. Ayan po. Then, plus water. Ayan, di ba? Yung water belonging to the hydrosphere. And then, with the help of energy coming from the sun, those plants, okay, phytoplanktons and algae will be able to produce sugar that will serve as food. Okay, example, C6H12O6. Glucose. Okay, so that will serve as a food para bigyan tayo ng chemical energy na kailangan natin to do work. Okay, and also the byproduct oxygen gas that we can use in breathing. And ito ding oxygen na ito, remember, ito yung kailangan natin para ma-breakdown itong malaking molecules, organic molecules na sugar. Okay, para bumalik siya sa pagiging carbon dioxide through respiration. Okay, remember that? Okay, so far, ayan, so yun na nga po yung food, yung mga nakakain natin, mga potato, ayan, sweet potato, corn, ayan. So, those are the things that, ano, nagbibigay ng food sa atin. And even sa mga animals, once they eat, ano, eat plants, okay, makakagain sila ng energy. Ayan. So,
The next role na ginagampanan po ng mga organisms, so kung yung mga plants, mga algae, and phytoplanktons are producers, meron naman pong mga consumers. So, sino man itong mga consumers? So, eto naman yung mga organisms that require organic matter as a source of food. So, yung na-produce ng mga producers na organic matter, like sugar, so eto naman yung kailangan ng mga consumer to survive. Ayan, so, diba? Sabi ko kanina, the reason why we interact with other organisms for us to survive, for us to have a continuous flow of energy and matter. So, tayong mga consumer, yes, we belong to the consumer. They consume organic matter. We consume the organic matter produced by the producers to provide themselves with energy and molecules necessary to build their own bodies. So, kumakain tayo ng pork, ng chicken, ng beef, para i-build natin yung ano, ayan, bakit tayo nag-grow? Dahil yan dun sa mga kinain natin simula pagkabata pa lang tayo. Ayan, so hindi tayo mag-grow ng ganito kung walang continuous na transfer of energy and matter na nangyari throughout our life. So, kailangan natin yung mga pagkain na yon, kailangan natin yung mga organic matter na na-produce ng mga consumers for us to survive, okay, and to continue living. Okay, so an important part of their role is the process of respiration. Ayan, so na-discuss ko na to. Ano po? In which they break down organic matter, yung sugar to organic matter. Yan, through carbon, magre-release ng carbon dioxide. So, diba? The moment we inhale oxygen, yun yung mag-ano, yun yung magbe-breakdown ng organic matter na in-intake natin. Ayan, yung byproduct ng photosynthesis. So, di ba, sabi ko sa inyo, respiration and photosynthesis are two complementary processes because without that one process, the other process will not proceed. So, kung walang mangyaring photosynthesis, there will be no production of sugar and ano oxygen, so matitigil yung cycle, so yung mga processes na yon, so yun yung kailangan ng mga consumers to survive. Ayan, so every single minute nagkakaroon po nung ano na yon, nung processes ng respiration and photosynthesis. So eto, di ba, na-discuss na natin ito. So the moment we intake oxygen, ayan, so nagbibigay sa atin yun ng energy. Ayan, so nagbibigay sa atin ng ano, ng kakayahan para gawin natin yung mga bagay-bagay. Ayan, so without those organic matter coming from the photosynthesis and the oxygen, okay, so hindi tayo mag-undergo ng respiration. Ayan, so ganun ka-importante yung respiration and photosynthesis. Okay, so eto na nga po yun. Actually, eto pala yung magpapara-discuss ko, di ba? Sa photosynthesis, ang byproduct is sugar. Ayan, example is a glucose, C6H12O6. And then, another byproduct is the oxygen gas. So, eto, i-intake natin through breathing. Then, eto naman i-intake natin through eating. Ayan. So, kailangan na oxygen to break down the sugar. And then, in return, okay, makakaproduce tayo by exhaling ng carbon dioxide na kung saan etong carbon dioxide together with water, okay, i-undergo, i-absorb naman siya ng mga plants, ng mga algae, ayan, so to produce again sugar and oxygen. So this process will repeat over and over again. Okay, so I know this is malinaw na to sa inyo kasi paulit-ulit na rin itong dinidiscuss. Ano po? So, as part of the consumers, can be further subdivided into two categories. Actually, hindi lang siya two, pwede siyang maging three. Ayan, so based on the kinds of things they eat and the way they obtain the food. So, depende sa kung ano yung kinain nila and paano nila na-obtain yung food, yun yung kanilang category. For example, ayan, so we have the herbivore. Okay, familiar na kayo dito. Ito yung mga organisms na kumakain lang ng mga plants. Ayan, like rabbit, ayan, horse, monkey, elephant. So, ito yung mga herbivores.
Okay, sila yung mga consumer na plants lang yung kinakain. Meron naman po tayong ano, yan, they are considered as the primary consumers. Okay? Of course, if there are primary consumers, there will be secondary consumers such as carnivores. Okay? So, ito naman ang mga carnivores na ito. These are organisms that only eats animals or meat. Ayan. So, ito ang kinakain nila, mga meat. Ayan. Frog, snake, ayan, lion, tiger. Ayan. So, ito po yung mga ano, mga organisms na hindi sila nagre-rely doon sa ano, doon sa mga plants unlike sa mga herbivores. Okay? And also, meron tayong omnivores. So, eto naman yung mga organisms na hindi mapili, kinakain both ang plants and animals. Example, ayan, we, human being are considered as omnivores. So, kumakain tayo ng gulay and kumakain din tayo ng meat. Okay, ano pa yung cat, ayan, yung pig, yung dog, ayan. So hindi mapili. So we are considered as secondary consumers. Okay? Kasi etong mga tong mga herbivores na to, ayan, pwede nating kainin. Ayan. Then etong mga carnivores na ito, ayan. So we are considered as secondary consumers. Okay? So Another role na ginagampanan ng mga organisms. So, 'di ba? Consumer, so yung mga plants usually, ayan. So, producer, mga plants, then yung mga consumer, ayan, we including humans and even animals. So, etong decomposers, ito yung special role naman ng mga microorganisms. Ayan. So, eto po, these are organisms that use non-living organic matter as a source of energy in raw materials to build their bodies. So, eto naman, yung mga nabubulok na organic matter, ang tinutukoy ditong mga non-living organic matter, eto yung mga namatay na. Wala nang buhay. So, di ba, kapag kumain tayo ng organic matter, syempre yun yung magbibuild ng ating, ano, nagbibuild ng ating katawan. Pero pag namatay na tayo, of course, we are all made up of organic matter. So, yung mga yun ay gagamitin ng mga decomposers as a source of energy and raw material para naman i-build yung kanilang, ano, kanilang katawan. Ayan. So, pag namatay tayo, the moment na na-decompose tayo, ayan. So, pagkain na tayo ng mga decomposers. Okay? So, whenever an organism sheds a part of itself, excretes waste products, or dies, it provides a source of food for decomposers. Diba? Yung mga uo ng mga kalabaw, yung mga uo ng mga kung ano-ano, diba? Pinapalibutan nyo ng mga langaw, ayan. So, yun kasi yung ano nila, source of food nila. Okay? So, ginagamit nila yun para po sila ay mabuhay din. Okay? So, they feed on the remains of other animals. Okay, alimbawa, ayan, namatay yung ano, yung cheetah, ayan. So, hindi naubos nung kanyang predator. So, maiiwan yung ibang ano niya, laman-laman. So, yung decomposers na ang ano nun, yung decomposers na ang bahalang umubos doon. Ano po? So, by digesting dead matter, they put nutrients back into the soil and making them available to producers. Ayan, nakikita yung interconnection. So, the moment na inano nila, nakinain nila yung mga dead organic matter, okay, ibabalik nila yun. It's their way of ano, giving returning back the nutrients to the soil, na kung saan yung soil na yon, 'di ba, yung interconnection ng lithosphere into the biosphere, yung soil na yon magiging nutritious, madaming nutrients na magiging available sa mga producers such as plants. So 'di ba, pag nutritious ang soil, so yung yayabong ng mga plants ay ano, nutritious din. Ayan, so nagkakaroon ng interconnection and interaction. So examples ng mga producers natin, yung mga earthworms, ayan, yung mga fungi, yung mga mushroom, and even bacteria. Ayan, so these are examples of ano, decomposers. Okay, yung mga molds, ayan, so mga ano yan, mga decomposers yan. Ayan, mga langaw-langaw, ayan, so mga scavengers, ayan, so those are examples of ano, decomposers. So, example eto, ayan, so yung kanin, pabayaan nyo ng ilang days
Okay, wag niyong gagalawin 'yan. Magkakaroon na 'yan ng molds. Unti-unti nang dinedecompose nitong mga molds na ito. And ito, pardon doon sa mga kumakain. Ayan, so I hope hindi kayo kumakain while watching this. Ayan, so yung remain ng I think ano to, baboy ramo. Ayan, dinedecompose na nitong mga worms. So ibabalik yung nutrients papunta ng soil. Nagiging pataba na po ito sa soil. So ayan, i-move on na natin 'yon. So that's how the fourth system and the system of interaction among living organisms is working. So, di ba? Galing doon sa interaction, pinag-usapan natin yung roles. Ayan. The way we interact, meron tayong role na ginagampanan. So, tayo, human being, ang pinaka-role natin is consumer. Specifically, secondary consumer tayo. Okay? So, we come now to the fifth. Okay? I hope you are still, you are still listening and you are learning from this, from this discussion. Okay? So, the fifth system is the system of energy flow. Okay? So, paano naman? Okay, the moment na kumain tayo ng pagkain, paano nagfo-flow yung energy? Okay? Meron bang energy lost? Okay? So, through food chain, okay? So, hindi ko na i-detailed ang food chain tsaka food web, okay? So, through food chain and food web, this shows how energy flows through ecosystem. Okay? So, yung mga food chain, etong mga algae, yan, mga producers, mga plants, okay? So, these are all producers. Okay? So, the moment na ito ay kainin ng fish, etong greens kainin ng chicken, etong vegetables kainin ng tao, ayan, nagkakaroon po ng transfer of energy. And then, etong maliit na fish, kakainin ng tuna, ayan, then etong tuna, kakainin ng tao, okay? Etong chicken, kakainin ng tao. So, nagkakaroon ngayon ng transfer of energy through doon sa food chain tsaka sa food web. Ngayon, anong nangyayari sa energy? Nakukuha ba natin? Do you think nakukuha natin yung kabuuang energy na meron yung energy na na-convert nitong mga ano na to, nitong mga producers na ito? Do you think nakukuha kaya natin yun ng buo? Ayan. So, tingnan natin. Okay, so, diba, ito yung ating mga non-living components. Tama ba? Ayan. So, ito nga po, yung mga producers, yung mga plants natin. Ayan. So, kakainin ng mga herbivores, yung kumakain lang ng mga plants. Then, itong mga herbivores, kakainin ng mga omnivores. Okay? Ano to? Kakainin itong mga omnivores naman, pwedeng kainin ng mga carnivores or baliktaran. Okay? Yung carnivores, or mga consumers in general. So, sila naman, kapag sila ay namatay na, ayan, to the rescue naman yung mga decomposers. Okay? Para ibalik yung nutrients or yung energy doon sa soil. Doon sa water. Ayan. So, this is a cycle. Okay? Kung paano nagkakaroon ng transferring of energy, diba? According to the first law of thermodynamics or what we all know, the law of conservation of energy. So, energy cannot be created nor destroyed, but it can be transferred from one form into another. So, hindi siya nababawasan. Ayan. So, it remains constant. Okay? So, this is how this food chain shows how the energy flow through ecosystem. Okay? And sa pag-transfer ng energy, meron tayong tinatawag na trophic levels. So, as energy flows through an ecosystem, it passes through several levels known as trophic levels. So, pag sinabi nating level, may level 1, 2, 3, 4. So, there's something to do with the level 1 na wala doon sa level 4. Ayan. So, ano ba itong mga trophic levels na ito? Okay? So, ito yung energy, ecosystem energy flow. So, this is represented by a pyramid, okay, para mas maintindihan nyo po dito. Kung sino yung nasa ilalim, specifically yung mga producers, sila yung nag-o-occupy ng first trophic level. Sila yung direktang gumagamit ng energy coming from the sunlight. So, ibig sabihin, sila yung may pinakamataas na energy. Kita nyo po dito? Okay? So, next, ano ba itong nakalagay dito? Each trophic level contains a certain amount of energy. So, bawat trophic levels na ito, meron po yung certain amount of energy. So, sabi ko nga kanina, sa first trophic level, ito yung may pinakamalaking energy.
Okay, pagdating sa second trophic level na binubuo ng mga herbivores or primary consumers, sila yung nagko-consume ng mga producers. Okay? So yung ano nila, yung energy nila nababawasan. Okay? So saan kaya napupunta yung iba? Mamaya may papakita ako sa inyong figure kung saan napupunta yung ibang energy. Okay? Kasi sabi natin, it cannot be created nor destroyed. So saan yun napupunta? Okay? So so yung herbivores or second trophic level, medyo bumawas yung energy. At pag itong mga herbivores kinain ng mga carnivores, ayan. Okay, di ba yung mga carnivores kumakain ng mga ano, ng mga meat, yung level niya ay nababawasan ulit. Nakikita nyo dito sa pyramid, paunti ng pakaunti. Okay? Until itong mga carnivores or ano, secondary consumers, kinain ng mga tertiary consumers on the fourth trophic level, nakikita nyo itong amount of energy, kaunting-kaunti na lang yung energy na nakukuha nila. So, anong implication nun? Pagkakaunti na yung energy na nakukuha nila, so, kakaunti na yung energy na nakukuha nila, ano mangyayari? Do you think madami yung mag-i-exist sa fourth trophic level or kakaunti na lang? Sige nga. So, kung kakaunti na yung energy na nakukuha ng nasa fourth trophic level, do you think dadami sila ng madaming bonggang-bongga? Ayan. So, the answer to that will be on the next slide. Okay? So, dahil kakaunti na yung energy na nakukuha ng fourth trophic level. Okay, so para mas ma-visualize nyo dito, pag sinabi nating trophic level, it is the position an organism occupies in a food chain. Okay, each link is in the chain represents one trophic level. Example, yung phytoplankton, kinain ng mga zooplankton, then etong mga zooplankton, kinain ng mga small fish, then yung small fish, kinain ng large fish, then yung large fish, kinain ng mga larger pa, such as ano, shark. Ayan, so ito, dito naman sa kabila, yung grass, kinain ng grasshopper, yung grasshopper, kinain ng frog, yung frog, kinain ng snake, yung snake, kinain ng eagle. So, sa bawat pagkain yan, nababawasan po yung energy. Okay, so sa first trophic level, sobrang taas pa ng energy nito kasi na-photosynthesize nila directly yung energy coming from the sun. Ayan, then hanggang sa fifth trophic level, kakaunti na lang. Di ba nakita nyo dun sa pyramid? Kakaunti na lang yung energy na meron doon. Okay, so anong implication nito? Bakit po, ma'am, nasaan po napunta yung ibang energy? Bakit kakaunti na lang ang napupunta sa atin? Ayan, so ito na po yung kasagutan. Each time energy flows through another trophic level, approximately, take note of this, approximately 90% of the useful energy is lost. Okay, remember the second law of thermodynamics. Okay, so, di ba? The moment that we convert the energy into several form, okay, nababawasan yung ano niya, yung useful energy na tinatawag nating entropy. Ah, by the way, tumataas yung mga energy na hindi na useful. Okay, mga ano siya, in a form of waste. So, paano yun nangyayari? Usually, as a heat to the surrounding. So, example, eto, nakikita nyo, represented ulit siya ng box. Ayan. So, yung solar energy or yung sunlight, okay, ginagamit ng mga producers such as bacteria, algae, and plants through photosynthesis. Ganito kalaki ang energy na meron ang mga producers. Pag etong mga producers kinain ng mga herbivores, approximately 9% ng useful energy is nalulost as heat. Ayan. So, inirelease natin siya as heat in the environment. Okay? And then, etong mga herbivores naman na ito, pag kinain ito ng mga primary carnivores, mababawasan ulit yung energy. Ganito na lang siya kaliit. And yung ibang energy, magiging ulit na heat lost. Okay, this is governed by the second law of thermodynamics. Okay, so sige, convert natin ang convert. Di ba nagkakaroon ng ano dito? Conversion of energy. Simula sa producer, ko-convert ng energy ng herbivores, ng carnivores, hanggang mapunta sa secondary carnivores. Okay, so eto, we are considered, pwede tayong makonsider as secondary carnivore kapag kinain natin yung primary carnivores such as chicken, ayan, chicken, pork, and beef,
Ayan, so yung nakakain natin, yung nakukuha nating energy, is just ano na lang, maliit na lang na porsyento. Kasi imaginein mo, ayan no, 90% of the useful energy is lost. Okay, in a form of heat. Okay, meron pa dyan mga napupunta sa decomposers. Ayan, kapag itong decomposers nagto the rescue talaga, okay, so mapupunta sa kanya yung ibang energy. Na kung saan, itong decomposers, nag-ano din siya, nagre-release din siya ng heat sa environment natin. So dito po napupunta yung mga heat lost or mga energy lost. Okay, kasi diba sa first law of thermodynamics, hindi po nababawasan or law of conservation of energy, hindi nababawasan yung energy. Natatransform lang siya, form lang siya into another form. Okay? So, in this case, yung solar energy na convert siya into heat energy sa surroundings. Ayan. So, kung yung naghahanap, kung nasaan yung nawawalang energy, nasa paligid po yan. So, ayan po. Yan yung nagko-contribute na nakaka-feel tayo ng mainit. Ayan. So, hindi siya nawawala, kundi nasa surroundings lang po natin. Therefore, eto na po yung kasagutan kung bakit ano ang implication kapag kakaunti na yung energy. Therefore, in most ecosystems, higher trophic levels, di ba? Yung fifth trophic level, fourth trophic levels, kung saan tayo kabilang, usually contains less energy. So, eto na tayo. Tayo ang may pinakakaunting energy. Therefore, tayo yung pinakaunting organism na nag-exist. Compared naman sa mga plants, di ba? Kahit saan ka tumingin, ayan. So, compared to you, sobrang dami ng mga plants. Okay? Sobrang dami ng mga bacteria, sobrang dami ng mga algae, kasi sila yung may pinakamataas na energy. Okay? So, mas madami sa atin yung animals. Okay? Kasi tayo yung nasa tuktok ng pyramid. Okay? Tayo yung may pinakakakaunting energy na nakakuha. Okay? So, therefore, kakaunti yung organism na nag-exist in a form of human being. So, mas madami pa din po ang animals tsaka yung mga plants sa atin. Okay? I hope nakuha niyo yung dito. Nakuha niyo po yung anong tawag dito? Yung idea about this, kung saan napupunta yung energy. Okay? So far, sana naintindihan niyo yung explanation ko because I'm done. Okay, so we're able to discuss the six subsystems. I hope you are still listening. So, first of all, the system of classification, the system of its environment, yung living and non-living, the system of its interaction, diba? The way we interact with our environment, the system of its roles, okay, yung role na ginagampanan natin, the way we interact with each other. Okay, the energy flow, sana wala akong na umit. So, halos na cover natin yung first part ng mga subsystem. So, in our next discussion, we will cover the second part of the subsystems under the biosphere system. Okay, so kung makikita nyo class, all the things that we are going to discuss are interconnected to each other. So, with that, okay, so for your asynchronous activity, this is just very simple activity lang ito, but you need to do this for your own consumption ito. Para mas ma-visualize nyo yung arrangement ng mga diniscuss ko, I would like you to make a concept map, okay, about the concepts that I discuss in this video. So, di ba, merong mga bigger concept, under that, merong mga smaller concept. So, I would like you to create a concept map. So, di ba, you already watched the video tutorial on how to make a concept map. So, you just need to follow the steps on how to make a concept map. So, magpo-provide po ako nito ng activity sheet. Okay, this will be considered as your activity 2.1. Ayan, so 2.1 kasi meron pang 2.2. So, about the environmental issues, pero medyo siguro next week na yun. Ayan, so dito po, this is just very simple activity. All you have to do is to make a concept map of the concepts that I discuss in this video by just following the steps on how to make a concept map. Okay, and also additional task, okay, please do advanced reading about the biogeochemical cycles. So, related ito
doon sa energy flow. So i-coconnect natin yung discussion natin in this ano, in this video, doon sa susunod nating ano, sa susunod nating pagkikita during our next synchronous schedule. Okay? So I hope hindi ito masyadong ano, hindi kayo masyadong mahihirapan sa activity na to, kasi this is for your own ano, for your own consumption. So pag nakita niyo yung arrangement ng concept map ng mga diniscuss ko, parang mapapasabi kayong, ay, ito lang pala yung diniscuss ni Ma'am. Ha? Ang dali lang pala noon, ang dali lang pala nung mga pinanood ko in just one glance, because concept map is one of the most useful ano, systems thinking tools that we will utilize. Okay, so I don't want to take too much of your time. Ayan, so thank you very much for staying up until this time. So I hope you are still watching this video, and I hope meron kang natutuhan. So if you have any other questions about the things that I've discussed here, i-reserve mo yan sa synchronous ano natin, synchronous schedule, and I am excited to answer all of your questions. Okay? So with that, thank you very much and see you on our next synchronous schedule. Goodbye. Thank you.